Welcome back to my YouTube channel, mga Rabbitero. Ngayon, nakikita nyo may anak na yung ating alaga rabbit. So, update ko lang po, nanganak na po yung aking alaga rabbit. So, ngayon ko palang po chinek. Tingnan natin kung meron pong stillbirth. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-alaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So, shoutout pala kay Ray Mark Burgos and simulan na natin, check na natin. So, ayun mga rabbitero, hindi ko pa po halos ginagalaw yung aking alaga rabbit nung pagkapanganak pa lang po niya. So, ngayon ko pa lang po iti-check kung ilan po yung anak niya kasi binigyan ko lang po ng pagkain. At hindi ko pa po tinitingnan kung ilan yung anak niya or kung nakadede na ba yung anak niya. So, sabi ko nga sa inyo, pag nagbubunot yung rabbit, kadalasan 24 hours ay manganganak na po yan. So, ayan. May anak na nga. Yehey. May anak na po yung alagang rabbit. So, bago tayo maghahawak ng rabbit ay ng kits, ay himasin muna natin yung ating mother doe. Para makasigurado tayo na hindi tayo kumapit yung amoy at magkaroon ng problema. So ayan, nakikita natin, pinadede na po ng mother doe natin. So ayan, kung makikita nyo po, meron na pong gatas yung tiyan nila. Ayan, nakikita nyo yung puti. Ayan, may puti-puti. So takpan natin ng balahibo ng mother doe para hindi sila lamigin since naulan ngayon. Ayan, so ano siya? Sa dalawa, do, apat, lima. Lima po yung anak niya po. Lahat healthy. Wala pong namatay. So, madami. Hindi siya ganun karami kasi dati meron po akong mga rabbit na umabot po ng 7 or 8 yung anak. Nung mga una ko pong mga breeder daw. Mga binenta ko po, mga goods. Good breed po yun. So, nagsimula ako ulit magraan alaga ng rabbit. Since na yung dati ito, babuyan po ito at nagkaroon po ng pandemya rin po sa mga rabbit ay ng mga baboy, nagkaroon po ng epidemic dito ng yeset sa mga lugar na to. Kasi nandito kami sa Luzon, mga ribetero. Alam ko sa Visayas at sa Mindanao hindi pa po masyado affected ng ASF yung mga alaga nilang baboy. So, since sa amin, ito, nakita natin na yung chan ng mga kits natin ay puno or nakadede na po sila. So, pinadede na po ng mother daw niya. So, it's a good indication po na napadede na po ng ating mga alagang rabbit. So, yung mother daw. Kasi, minsan, meron kasi yung mga hindi pa po marunong na mga rabbit, hindi po sila nagpapadede. So, ayan, nakita nyo lima. So kasi yung average na anak niya 7 to 5, hindi na po bumababa sa 5 yung kanyang anak. So good na po yun kasi yung mga iba nanganak nga 3 or 2 kasi hindi nila masyado nakokondisyon yung rabbit nila bago nila pinapa kasta ulit. Kasi ako, mga ribetero, kadalasan 2 weeks po ang aking pahinga pagkatapos po iwin yung mga rabbit. So yung iba kasi 15 days kasama niya pa po yung mga anak niya. Pinapakasta na. So, yung mga, kaya after nang ma-win yung anak nila ng 6 weeks, mga anak na ulit yung rabbit nila. So, hindi, yun yung mga ginagawa ng mga tawag dun yung mga rabbit na sa commercial or yung mga malakihan na or yung large scale rabbit farming. And hindi naman natin pinapractice yun since nasa backyard lang tayo at hindi naman intensive or pang maramihan talaga na sobra-sobra yung pagpo-produce natin ng kits. Kasi lalo na maulan ngayon, mahirap rin magtinda ng rabbit and mahirap mag-alaga. So nakikita nyo, hindi nga tayo makapakain ng matino ng damo kasi naulan eh. Kaya nangunguha na lang tayo ng daon nung may saging doon at pwede rin yung daon na mangga. Minsan, nasa alternative lang since mahirap po talaga hindi tayo magpapakain ng damo na ganyan, na basang-basa. Kasi punong-puno po ng parasite yan, mga rabbitero. So yan, mga rabbitero, marami talagang ano. Ito, syempre, kaya tiningnan ko kaagad, kapag may patay po kasi na kits, dapat hinihiwalay po natin kaagad sa ating nest box. Kasi bakit?
Meron po kasi yung langgam. Magtatawag po yan ng mga kasama pag naamoy po napatay yung kits natin. So yung kaya nga yung inunan or inunan ng rabbit, kinakain ng rabbit kasi for nutrition and also para hindi maamoy ng ibang predator. So ngayon, nanganak na yung rabbit natin, medyo mabababa na yung stress ng rabbit natin since nanganak na siya. And ayun, pinapakain natin ng pellets. Pero hindi natin bombard or sobrang daming pellets agad ang ibibigay natin sa ating mga alaga rabbit. So kung dati 100 grams yung binibigay natin since buntis yung rabbit natin, ngayon binabaan ulit natin ng 50 grams. So para lang po makabawi, ay kung meron kayong dextrose powder, pwede natin lagyan ng dextrose powder yung ating alagang rabbit para in case yung rabbit natin ma-rehydrate, kasi di ba alam naman natin pag nanganganak yung mga palubigan, yung tinatawag doon, yung ayun, maraming tubig yung nababawas sa ating alaga rabbit. So lagi natin tandaan, ayan, puno yung tubig, at kung kwan, mamaya lalagyan natin ng dextrose powder para ma-rehydrate, bumalik yung mga energy plus vitamins para ma-condition po yung rabbit. Kasi pagdating ng 3 weeks, stressful sa daw po yan kasi yung lumalabas na po yung kanyang mga kits sa nest box, tapos sumusunod-sunod sa nanay, and yung nanay naman minsan na yun na magpadede, paikot-ikot sa loob, hindi nakakatulog, nakakapahinga. So kung mapapansin nyo, pag yung rabbit natin umabot na ng 3 weeks po, yung nakasama niya yung mga kits niya, o yung pagdating ng 3rd week or 4th week, ay nangangayayat na sobra po yung ating alagang rabbit. So normal po yun. Kasi as a wild, binabalikan lang po talaga ng rabbit ng once or twice a day yung kanyang anak. Pero pag nandito sa kulungan, syempre yung anak parating kasama yung nanay, may madedede, nandedede. So kailangan may tubig po parati. Hindi siya dapat naubos ng tubig, malinis. Kung yung iniinom na tubig nila ay kaya mo ring inumin, ganun po dapat kalinis yung binibigay natin tubig sa kanila. So ganun yung kailangan natin malaman at mga kailangan gawin pagkapanganak ng ating alagang rabbit. So ito yung crucial, yung 3 weeks ng pag-aalaga ng rabbit. Yan po talaga yung mahirap sa pag-aalaga ng rabbit kasi yan po yung madaling magkasakit yung kits, madaling mamatay, langgamin, dagain. Ayan, hindi pa po nila, wala pa silang masyadong immune system. So kailangan nila makadede ng unang gatas kasi nandyan po yung tinatawag na colostrum. Yung colostrum po yung nagbibigay ng heat or init po sa katawan ng ating mga alagang rabbit, plus parang antibiotic effect para sa immune system. So in-acquired nila yung immune system through pagkain or pagsak ng gatas sa mother daw para mabuhay sila. So dapat yung first 24 hours yung pinaka-crucial, dapat ma-check natin yung mga kits na dapat nakadede ang bawat isa sa kanila. Kasi within 24 hours, kapag hindi nakadede yung kits natin, simula ng pagkapanganak ay pwede po itong mamatay through dahil sa hypothermia. So since napakalamig ng panahon ngayon at hindi masyado marami yung binunot na fur ng ating alaga rabbit, ay kung na lang natin, ay check, i-monitor na lang natin every 12 hours or every hapon at umaga para ma-check natin kung tama ba, right ba yung rabbit natin, kung hindi siya nilalamig yung mga kits, hindi nababasa ng ulan. Since ngayon, panahon ng habagat, napaka hirap mag-alaga ng rabbit. So ngayon nakita naman natin, tuyong-tuyo naman yung mga rabbit natin. Check natin, wala naman nababasa. So good sign yan na yung ating rabbit ay malayo sa sakit. So ito, yung mga back, yung mga doe natin na sa susunod na buwan ay ating ipapakasta na at magsisimula na tayong magparami ng mga rabbit. So since malapit na yung bear month, kasi August, sa September, bear months na, yun na yung pangapanahon na madali ay medyo malaki yung demand sa mga rabbit. So pagdating nga ng December, kung marami tayong buck, pwede na nating katayin at ibenta sa market. So ayan, mga ribbitero, yun ang update natin sa ating alagang rabbit. Kung meron kayong katanungan, suggestion, o medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below, mga ribbitero, at sasagutin natin. And also,
Pakilike ito, pakilike yung Facebook page, pwede tayo sumali sa FB group. And lastly, huwag niyong kakalimutan to subscribe to our channel para updated pa tayo sa mga bago nating content at may malaman pa tayong bago sa pag-aalaga ng rabbit. So salamat sa pakikinig mga rabbitero. Ito ay based on my experience sa 2 years ng pag-aalaga plus pagbabasa ng mga libro, ng journal, mga seminar. So binabahagi ko sa inyo lahat ng aking kaalaman para sa pag-aalaga ng rabbit. So salamat sa pakikinig and mabuhay lahat ng karabiterong nag-aalaga ng rabbit sa bansang Pilipinas.